So, natutunan kong respeto ang bawat isa, especially nagkaroon din ako dito ng pamilya sa pelikulang marka. Dito sa pelikula na to, ipapakita dito kung dapat lahat ng tao, respeto, pantay-pantay ang tingin natin. Papupulutan niyo po ng aral at mabuti para sa mga tao. Bali, natutunan ko sa pelikulang marka na to habang ginagawa natin is yun, matutong tumimbang, respeto sa may mga tattoo sa katawan. Paano natin pakikisamahan ng bawat tao? Marami kayong matututunan na wala sa estado ng buhay o antas ng tao. Na para ipakita rin po sa mga tao na hindi lahat po nang may mga tattoo at tinta sa balat, kailangan nilang husgahan. So, ito yung naging gabay ko para magawa ko yung mga gusto ko. Minsan, meron, kung sino pa yung mas malinis, siya pa yung minsan mas makasalanan. Sa pelikulang ito, natuto ko kung paano makasalamo sa iba't ibang tao at kung paano umarte sa harap ng camera. Yung pagganap bilang tambay, sa papapatawa, dito ko lang nakuha lahat ng pangarap ko sa buhay. Sana magtuloy-tuloy ito. Huwag po tayo palang tumingin sa panlabas na anyo, kundi bakit hindi natin kilalanin ang bawat isa sa atin. Iniimbitahan ko po kayo na panoorin ang pelikulang marka na siyang makakatulutan nyo ng aral at mga bagay kung paano matutunan, kung paano umano ng respeto at magbigay ng paggalang sa ibang tao. Hello po, ako po si MC Mix, pero dito sa pelikulang marka makikilala niyo ko bilang si Mikey. Ang role ko po dito sa pelikulang marka, ako po yung pinsan ni Ate Luna. At the same time, ako rin po iniligawan ni Makoy at ni Gabo. Dito sa pelikulang marka, napakaganda nito para sa akin. Kasi dito mas na-encourage ko yung sarili ko na do sa mga tao before na sinasabi sa akin na bakit ka nagpatato yung ganun? Bakit ka sinira mo yung katawan mo? May mga nagsasabi sa akin ganun. Mas lumiwanag yung isipan ko na pagkakaroon ng magandang kahulugan ng pagkakaroon ng tattoo sa katawan. Ang mga natutunan ko po sa pelikulang marka is una yung respeto sa kapwa. Na hindi porket meron kang tattoo, masama ka ng tao, adi ka na, sira na yung buhay mo, hindi ganun. So, natutunan kong respeto ang bawat isa, especially nagkaroon din ako dito ng pamilya sa pelikulang marka. Pangalawa, dito sa pelikulang marka, pantay-pantay lahat kami. Walang mataas, walang mababa, walang mayaman, walang may kaya. Lahat kami pantay-pantay dito. So, dito ko natutunan na ang bawat isa is hindi ka babasehan nila sa kung anong estado mo sa buhay. Magbabasa sila kung paano ka makisama sa bawat miyembro ng marka. Nagpapasalamat po kay Direk Yenom, especially din kay Direk Leo na sumuporta po sa amin, and kay Direk Happy. Maraming salamat po sa inyo. And sa mga taga Batangas po dyan, sana po suportahan niyo ako. Proud to be Batanggenya ako. MC Mix ng Batangas po. Sana suportahan niyo po ako sa pelikulang marka na ginawa namin. Di lamang po. Ako nga pala si Chano Ventura bilang Rigor. Ang role ko po pala dito sa palabas na marka, ako po ay isang matalik na kaibigan ni Makoy na sobrang supportive po sa lahat ng ginagawa niya. Ang masasabi ko po sa pinikulang marka, yon, napakaganda po ng kwento ng marka. Kaabang-abang po talaga yung papanoorin nyo dito. Lahat po ng serye natin, magaganda po ang mga nangyayari. Ang natutunan ko po sa pinikulang marka, sa mismong palabas, yon ang natutunan ko. Hindi tayo pwedeng manlait ng ibang tao na may mga tato na parang porkit ikaw walang tato, tapos yung ibang may tato, sasabihin mo ng masama agad, sasabihin mo agad hindi maganda. Dito sa pinikula na to, ipapakita dito kung dapat lahat ng tao, respeto, pantay-pantay ang tingin natin. Yun, nagpapasalamat po pala ako kay Direk Yenong, kay Direk
Happy, kay Direk Ileo. Yan, maraming salamat po sa inyo na ginabayan nyo po kami sa palabas na marka. Yan, ako nga po pala ulit, si Chano Ventura. Nagpapasalamat po sa inyo. Sana po suportahan nyo po yung palabas namin na marka. Yan, abangan nyo po ang palabas na to. Yan, marami kayong matututunan dito. Napakaganda ng palabas na to. Ako po si Benor Gutierrez bilang bebeng ng pinikulang marka. Ang role ko po dito ay siga at ginagalang ng mga kabataan dito sa aming lugar. Ang masasabi ko po sa pinikulang marka ay kapupulutan nyo po ng aral at mabuti para sa mga tao. Ang mga natutunan ko sa pinikulang marka ay nagiging seryoso kami sa kahit anong bagay at hindi kami naipagbiruan pag nasa tapat na kami ng kamera. Nagpapasalamat siyempre ako sa direktor namin na si Happy Marshall at si Sir Leo at si Yenom at sa buong cast ng marka. Maraming salamat. Abangan niyo po kami sa aming pagpapatuloy at magandang sinimulan ng aming movie. Maraming salamat po. Ako si Angel Madrigal bilang Joseph ng pelikulang marka. Bali, ako si Joseph. Ang role ko dito is bilang Joseph is kapatid ni Gabo. Bali, ang masabi ko dito sa pelikula na to, aabangan niyo talaga to kasi once in a lifetime lang na may gumawa ng, hindi naman once in a lifetime, pero may kita mo kasi dito yung sa film na to, yung kung paano ilarawan yung may mga tattoo sa katawan na dapat hindi natin sila dinidiscriminate, hindi natin sila binababa, dapat tinitingnan natin sila bilang isang pantay din na tao kagaya ng bawat isa sa atin. May tattoo man o wala, dapat pantay-pantay ang pagtingin natin sa mga may marka o may tattoo sa katawan. Bali, natutunan ko sa pelikulang marka na to habang ginagawa natin is yun, matutong tumimbang, rumespeto sa may mga tattoo sa katawan kasi para sa kanila, ang bagay na to is isang art yan sa kanila. So, dapat hindi natin sila dinidiscriminate kasi para sa kanila, ang tattoo o marka ay isang bahagi ng art nila yan. Nais kong pasalamatan ng bumubuo ng ano na to, ng film na to. Unang-una, nasa taas, tapos si Direk Happy, dokumentaryong lokal, push film, saka yung mga nakasama ko sa film na to, sila lahat ng gusto kong pasalamatan, lahat ng suporta, banding namin, lahat yun, maraming salamat sa inyo lahat. Ulitin natin to. Yun, iimbitahan namin kayo, suportahan nyo ang pelikulang marka by Push Film, by Happy Marshall. Sana suportahan nyo at panoodin, huwag piratahin. Peace, yo! Ako nga pala si Julius Uwag. Ako nga pala yung gaganap na si Purong sa pelikulang marka. Ang role ko dito is gumaganap na hold-upper pero hindi dahil sa gusto ko, kung hindi, napilitan lang ako. Ang masasabi ko sa pelikulang marka is this is ito yung una kong role bilang kakatawan sa mga kapatid ko, bilang mabuting kuya. Gagawin lahat para sa pamilya. Ang natutunan ko dito is paano maging laging sumunod sa oras at maging in character pag nasa loob na ng show. Pinasasalamat ako unang-una ang aking kapatid na si Liu Baliw, si Happy Marshall, sa pagkuha sa akin sa pelikulang to. Sa tiwala niya at saka sa buong pamilya ng marka, lalo kay Direk Leo, Direk Yenom, Direk Happy Marshall, at saka sa lahat ng kasama ko dito, papasalamat ako sa akin. Iniimbitahan ko kayong manood ng pelikulang marka para malaman natin kung paano natin pakikisamahan ng bawat tao, hindi lang sa kulay nila, sa tattoo nila, o sa kalinisan, dahil hindi natin ito masasabi nung basta kilala natin yung tao. Yo, ako nga pala si Ray Desalisa bilang Fernan sa pelikulang marka. At ang role ko nga pala dito ay isang certified tambay. Ang masasabi ko lang dito is marami kayong matututunan na wala sa estado ng buhay o antas ng tao. Tambay ka man, may trabaho ka man, may tattoo ka man, wala ka mang tattoo, maayos ka man manamit sa hindi,
Hindi ba siyang lahat ng yon para hindi ka tumulong sa kapwa? At ang tato, hindi rin pwede gamitin ba siyan para sabing masama ba ang tao o mabuti ang isang tao? Ang natutunan ko dito is kailangan galingan natin palagi, ibigay natin yung best natin na kailangan bawat minuto, bawat segundo bigyang halaga, na kailangan maging open tayo sa isa't isa para sa proyektong ginagawa natin, para maging maganda na rin yung kalalabasan. Nagpapasalamat nga pala ako kay Direk Happy Marshall, Direk Leo Kitebes, at Direk Yenom Omanya, at maraming salamat din sa lahat ng cast at sa lahat ng kasama ko sa palabas na to. Maraming salamat po sa inyo. Yo, iniimbitahan ko nga po pala lahat ng tropa ko, kaibigan ko, lahat ng kakilala ko, nakakakilala sa akin. Iniimbitahan ko kayo na panoorin ng Magka at pakisuporta ng isang follow, like, and share. Ako nga pala si Kade Cruz bilang dek-dek sa palabas na Marka. Ang role ko po dito ay pinsan ni Ligaya at ni Beben. Ang masasabi ko po dito sa pelikulang Marka ay isa pong para sa akin po, isang pinto na nagbukas sa akin at lumawak lalo ang aking kaisipan bilang isang gumaganap dito sa pelikula na to. Ang natutunan ko po dito sa pelikulang Marka is bilang asindek-dek na gumaganap, masaya ko pong ginagawa to at isinasa puso ko po at naano ko sa sarili ko na ako mismo yung may tato na para ipakita rin po sa mga tao na hindi lahat po ng may mga tato at tinta sa balat kailangan nilang husgahan. Maraming salamat nga pala kay Direk Leo, Direk Happy, Marshall, tsaka kay Direk Yenom. Maraming salamat po sa opportunity yung binigay nyo sa akin. Iniimbitahan namin kayong panoorin itong palabas na to. At maraming salamat nga pala sa suporta nyo. The best to. Ako nga pala si Madeline Baha bilang Madjo. Ang role ko po dito ay kaibigan ni Rigor, Betong at ni Makoy. Ang masasabi ko po dito sa pinikulang Marka ay madami tayong aral na mapupulot, lalong-lalo na sa mga katulad ko na tattoo collector para matigil na ang diskriminasyon sa Pilipinas. Ang natutunan ko sa pelikulang Marka ay sobrang dami, lalong-lalo na yung pagharap ko sa camera na hindi na ako nahihiya. So, ito yung naging gabay ko para magawa ko yung mga gusto ko. Katulad ng pag-vlog, gusto ko na rin mag-vlog. So, hindi na ako mahihiya na gawin ko ano yung gusto ko. Siyempre, gusto ko lang pasalamatan ay una-una si Happy. Siya yung nagdala sa akin dito. Pangalawa, si Direk Leo para magawa tong lahat na to. Si Direk Yenom, sila yung mga gusto kong pasalamatan. Iniimbitahan ko kayo na panoorin at suportahan ang pinikulang Marka. Madami tayong matututunan dito. Lalo na sa akin, sa atin na mga tattoo artist, tattoo collector. Marami tayong matututunan dito. Suportahan po natin to. Ako po si Aileria Abeleda. Ako po si Luna sa pelikulang Marka. At si Luna bilang isang pinsan ni Mikey at Mataray ang dating. First time ko sa pelikulang Marka. Dito, marami akong nakita at na mas natutunan dahil hindi sa lahat ng aspeto ng tao kailangan mo mahusga kung ano yung meron sila. Kung ano yung nakikita mo sa tattoo. Minsan meron, kung sino pa yung mas malinis, siya pa yung minsan mas makasalanan. Natutunan ko kung paano makisama, kung paano patatagin ng isang samahan at kung paano ka makitungo sa iba. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Direk Happy Marshall dahil kasama po ako sa
nakuha niya bilang isang luna at saka kay Derek Leo na sumusuporta po lagi sa amin at kay Derek Ben. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Marka mga taga Quezon City. Ako bilang isang luna, humihingi po ako ng suporta sa mga ka-rider ko na nakasuporta po sa akin. Abangan niyo po ang Marka, sana po suportahan. Ako si Sarina Joy De Gaspi, gumaganap bilang ligaya sa pelikulang Marka. Ang role ko po dito ay kapatid po ako ni Bebeng. Ang pelikulang Marka is unique pagdating sa istorya at kapupulutan ng aral. Sa pelikulang ito, natuto ko kung paano makasalamo sa iba't ibang tao at kung paano umarte sa harap ng camera. Una-una, gusto ko magpasalamat kay Direk Happy Marshall sa pagtitiwala sa akin, kay Direk Leo, kay Direk Yenom, at sa mga nakasama ko dito sa pelikulang to. Guys, ini-invite namin kayo na panoorin ang aming pelikulang Marka. Tiyak na kapupulutan niyo po ito ng aral. Ang nga pala si John Rupert Nolasco as Betong para sa pelikulang Marka. Ang role ko dito ay kaibigan po ako ni McCoy na si Happy Marshall. Ang masasabi ko lang dito sa pelikula na ito ay ang pelikula na ito ay may kapupulutan ng aral, mas maganda at may marami ka pang malalaman at marami ko natutunan sa pelikula na ito. Ang natutunan ko dito ay yung pagganap bilang tambay sa papapatawa. Dito ko lang nakuha lahat ng pangarap ko sa buhay, sana magtuloy-tuloy ito. Maraming salamat po kay Derek Happy Marshall, Derek Leo, and Derek Leonum. At sa lahat na bumubuo ng cast ng Marka, thank you po. Mga tropa, mga kailala ko, iniimbitahan po namin kayo sa pelikulong ito. Sana po abangan niyo po ang palabas na to. Siguradong magagandahan po ko dito. Maraming salamat. Ako nga po pala si Garvick Ilumba. Ayan, isa po ako sa naging party o gumanap dito sa movie na to na Marka. Ang pangalan ko po dito ay si Gabo. Si Gabo po dito ay isang mataas na tao na mayaman and syempre ma-impluensya. Ayun po, ako po'y nagpapasalamat at ako po'y naging part po ng movie ng Marka dahil sobrang blessed po and syempre napakalaking exposure po sa akin na maging part nito. Kaya thank you so much, Marka. Ayun po, ang natutunan ko po dito sa movie na ito is syempre yun nga, isa ako naging mapaghusga noong araw sa mga nakikita akong maraming gato. Actually, hindi pala ganun. Ang masasabi ko lang po is, huwag po tayo palang tumingin sa panlabas na anyo, kundi bakit hindi natin kilalanin ang bawat isa sa atin. Hindi po porket madumi ang aming katawan dahil sa tinta. Ito po isa pong art po para sa amin. Hindi po para kami magyabang o sa labas, sa lansangan po. Ayun po, gusto ko lang siyempre pasalamatan. Ayun po yung siyempre, sila Direk Happy Marshall and yung Direk Leo Tevez. Ayan, maraming salamat po at naging part ako ng project na to. Ayan, maraming salamat. Once again, ako nga po pala si Garvick Ilumba, aka Gabo, sa pelikulang Marka. Ayan po. Sa lahat po ng mga manunod namin dyan, pakisuportahan niyo po ang aming ginawang movie. At marami po kayong matututunan na aral po dito. Ayan, maraming salamat po. Ako nga po pala si Happy Marshall o si McCoy ng pelikulang Marka. Ang role ko po dito ay isang binatang puro ng tatlo sa katawan na nagnais o naglilayon na maranasan ang pakiramdam ng isang pantay na pagtingin mula sa kapwa ko tao. Actually, ginawa ko itong pelikula na to dahil ayon sa mga naranasan ko sa buhay na gusto kong makita o ipabatid sa ibang tao na hindi lahat ng mga tao may totoo is makasalanan o masama. Bagkos, karamihan po sa amin ay gumagawa pa ng kabutihan upang matanggap lang ng lipunan. Ang natutunan ko sa istorya na to at sa pinikulang ito ay kung paano makibagay, makitao
at kung paano irespeto ang lahat ng nasa paligid mo. Unang-una gusto ko magpasalamat sa aking mga co-directors na si Direk Leo at si Direk Yenom. At syempre sa aking mga co-cast o co-artist dito sa pelikulang ito na siyang tumulong para maging matagumpay yung unang episode namin. At syempre gusto ko rin pasalamatan ang aming barangay councils dito sa Rosario Pasig City na siyang tumutulong din sa amin dahil ang pelikulang ito ay isang no-budget production talaga. So gusto namin magpasalamat sa punang aming kasamahan, sa lahat ng mga tumutulong, sa lahat ng mga nag-sponsors sa aming ginagawang pelikulang ito. Iniimbitahan ko po kayo na panoorin ang pelikulang Marka na siyang makakatulutan nyo ng aral at mga bagay kung paano matutunan, kung paano umanin ng respeto at magbigay ng paggalang sa ibang tao.